Japan. Ah, you're from Happy Japan. New Year. Yes. Happy New Year. Happy Palagi New Year ko dyan po, sa Atty. Japan. Oo nga po, eh, medyo malamig. Malamig Ang dyan, itatanto oh. oh, itatanong ko lang, Atty., is ganito, regarding nun naman sa lupa. Lupa, oh. Kanino Opo. lupa? Ay, nabili ko yun doon sa tiyahin kong namatay. So, Paano mo ngayon, nabili? Nung buhay pa siya, nabili mo o patay na siya, nabili hindi, mo? patay na si patay na yung paano ko, yung tiyahin ko. So nag-ano sila, may itong 12 na anak. So nag-ano kami ng extrajudicial settlement, Okay. deed of sale doon Okay, sa okay. 12 na anak. Okay, tama, tama. Ngayon, yung doon sa papel kasi medyo hindi maganda yung pagkaano sa akin kasi yung usapan namin buo. Ngayon, nung ano na, nakita nila yung papel, kasi namatay kasi yung tiyahin ko, hindi nila maano sa problema sa financially. So nung natapos na, mabayaran namin yung full payment, Okay. ang sabi nila kasi is, ang lupa kasi is more than 1 hectare. So Okay. binago nila na 1 hectare na lang daw. So wala na akong Tapos? magagawa kasi nag-release na ako ng pera. So after nung nag-release ako ng pera, sabi nila, magdagdag daw ako, bayaran ko daw yung excess ulit. So Okay. another na naman, nagdagdag na naman ako ng bayad sa kanila for 12 na bata. Okay. Ngayon, itong ano, kasi siyempre tiwala ko, kamag-anak, mga pinsan. So ang yung excess, hindi ko na siya napagawa ng deed of sale, which is, ang papel na lang namin is barangay, true barangay. So ano So ang gusto pero mong yung mangyari? ngayon, naghahabol sila dahil hindi daw nila binenta yung excess. Okay. So Tapos, ito may pa sa... problema kayo sa bentahan. Okay, ito sa Oh, sinasabi isa ko pa. sa iyo, ha. This is Oh. based on legal principle. Okay? Oh. Wala akong sinasabi na mali ka, wala akong sinasabi na mali yung mga kamag-anak mo, kundi Oo. I'll just talk based on the principle of law. Sabi Oo. ng batas, ha, very clear ito na word ng batas. Pag lupa ang pinag-usapan, dalawa ang requirement. Number one, it must be in writing. That's number one. Okay. Second, it must be in a public instrument. So, okay. So pag wala yung dalawa, it means kung ano yung pinag-uusapan ninyo, it is unenforceable. Okay, okay. Unenforceable. Maybe legal, valid yung pinag-uusapan ninyo, but it is unenforceable. We say in unenforceable, kung magdemandahan kayo sa korte, hindi yun pwedeng magagamit yung usapan ninyo kung wala yung dalawang requirement. Number one, it must be in writing. Second, it must be in a public instrument. Okay? How about ang barangay attorney? Hindi ba ho pa public? No. Kasi public instrument, it should be notarized and it should be okay. Registered. Ipa-registered yun. Kung wala yun, kung may usapan kayo, kung nagbayad ka tapos hindi na natupad yung pinag-usapan ninyo, ang unang gagawin mo is just to ask for collection or refund ng binayad ninyo, lalo na pag wala namang dinatawag na deed of absolute sale, wala namang extrajudicial settlement with respect to that property and the extrajudicial partition of the property. Okay? For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 and pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.